Well guys, punta tayo naman sa mitigating circumstances or yung pagbibigay ng qualification para sa makaminos or makahabol sa 1 degree na penalty. Okay, so yun kung first time ka sa aking channel, ako nga pala ang inyong lingkod, online criminologist, polisya ko. At ini-invite kita. Kung gusto mo ng legal advice, mag-join ka lamang sa acting membership as your support. Meron po yung charge na 129 pesos sa ngayon. At ipiin mo ako para sa ating pag-uusap, coaching, or legal advice. Okay? So, itong 5 mitigating circumstances of revised penal code, ito lamang ay 5. So, napakarami pa pong binibigay na pagkakataon or pribilehiyo ang gobyerno or ang mga court kung bakit ang isang akusado or ang isang respondent ay makaka-discount or makakuha ng pribilehiyo para ma-reward sa kanya yung tinatawag natin na degree of penalty, lalong-lalo na yung 1 degree or 2 degree ng penalty. Okay? So, yun nga, base sa una na nalista ko dito, yung number 1 is yung previous good characters. So, pag-behave ka lang daw, at ikaw ay yung talagang, ito all about sa pagkatao po. No? Kung good, ikaw good character ka naman, pwede kang maka-avail ng mitigating circumstances. I don't know po kung ibibigay sa iyo ang 1 degree, no? Pero malamang, ito po yung basihan nila. So, yung number 2 ay yung remorse or good conduct following arrest. So, ikaw ay mabait during arrest. So, pwede din pa rin yung i-ano ng abogado, i-insist na mabigyan ng mitigating circumstances. So, again, sa mga hindi naman abogado, nung mitigating po, sa words na mitigate, di ba? Pagbabawas ng sentensya. Di ba? So, yung number 3 nga ay yung voluntary compensation of victim. So, kung ikaw na rin yung nagkukusa sa biktima na bigyan sila ng compensation. So, isa din pala yun sa maaaring cited ng court o i-insist niyang defense na ma-avail yung mitigating circumstances. Pwede rin pala yun. Okay? So, ito nga yung common na sinasabi natin yung full admission of facts and guilt. Yung full admission, yung tinatanggap mo yung pagkakasala para hindi na mahirapan yung hearing ng abogado, mga kumpanyero. So kapag ikaw ay nag-admit na full admission sa facts na inaaliga sa iyo, ay pwede rin mong ma-avail yung tinatawag na mitigating circumstances, lalong-lalo na yung habulin mo yung 1 degree. So tips ko lang po dito sa mga common po itong full admission, no? Lalong-lalo na sa mga nagkasala na medyo mabigat na ang parusa ay sobra sa correctional penalty or sobra sa 6 years. So para mahabol nyo to at makakuha kayo ng 1 degree as a respondent, ay laging ina-advise ng mga abogado ito at para mahabol yung probation, yung correctional penalty na 6 years at hindi na makulong, maiwasan ang pagkakulong. Kung nakakulong man, makalabas na agad at mag-apply ng probation. Take note po again sa probation. Ang probation ay nire-reward sa mga taong first-time offender na mayroong final sentence na hindi lalagpas sa 6 years at automatic kapag qualified ka within 15 days dapat makapag-apply ka ng probation sa mga probation officers para kung nakakulong ang isang respondent ay makalabas agad or
ma-review agad yung provision para makalabas agad. Kung hindi man, kung under bail man, may iwasan yung pagkakulong. Okay? So, yung panglima natin ay ang very young. So, yung minor or yung masyado siyang bata sa kanyang pagkakasala ay qualification din pala yon sa kasama sa mitigating circumstances. So, yan po ang limang mitigating circumstances. So, marami pang ibinibigay yung korte. Isa lamang yan sa mga halimbawa ng mitigating circumstances. Para sa inyong katanungan at sa mga respondent, akusado, so, lagi makipag-ugnayan sa inyong mga abogado o sa inyong PAW para sa kanilang kayang ibigay na mitigating circumstances. Napakarami po yan. Iyan pong limang iyan ay isa lamang sa mga halimbawa na nakasulat. Pero case-to-case basis, nagbibigay pa sila ng other na kahit hindi cited din sa Revised Penal Code, pwede nilang ibigay yan as well na nararamdaman ng mga abogado na good moral character, good character naman yung tao at saka yun nga, ay potential pa kapag nasa labas kaysa versus nila, kaysa kulong, eh gumagastos pa nga naman yung gobyerno, no? So, samantala kung nasa labas yan, eh mas magiging, kung nakikita nila na mas magiging productive pa siya sa labas. So, why not na i-reward nila yung pribilehyo na palayain ang isang PDL kung tawagin, hindi na bilanggo ngayon, PDL, person deprived of liberty. Iyon po ang laging principle ng gobyerno. Kaysa naman bantayan mo yan, pakainin, bigyan ng alawan sa loob ng kulungan, na which is na napakasikip na nga ng kulungan. So bakit hindi nila, yan ang rason eh, bakit hindi nila i-release yung PDL o kahit na under probationary yan o under probation. So, kapag ang isang respondent naman po ay naka-under probation, so mag-ingat, sobrang ingat po sa masangkot sa anumang kaguluhan o sa anumang krimen. Kasi automatic po yan, maaaring kapag naka-violate ka agad ng isang pagkakasala, maliit man yan o malaki, so maaaring ma-violate yung probation at ma-revoke. So maaaring mag-serve ka ng sentensya kaaga sa loob ng kulungan. Kapag ikaw ay may original sentence plus yung violation mo pa, adil, hihiring agad yun. So ipapatong pa yun. So masyadong dilubyo. Kaya kung advice ko, kung ikaw ay naka-respondent, siguro, no, manatili ka na lang sa iyong bahay at tiisin mo muna yung kung may naghahamon sa iyo ng away or something, umiiwas ka muna. Mas maganda na yung umiiwas kaysa na naiimbestigahan ka. O, kung talagang kinakailangan, ay why not naman kung papasok doon sa self-defense, no? Pero pag isang ano kasi under probation ka, parang masisira na yung credibility mo. Lalong-lalo na pagdating sa self-defense, no, matindi po ang una dyan ay yung karakter. Kapag ang karakter mo ay sira, medyo mahina yung credential mo. So, hindi ka paniniwalaan. Kaya ang mas makaigi dyan, kung ikaw ay nakaprovision ng isang akusado, huwag na huwag mong subukan. Okay? So, malaming salamat po ang inyong lingkod. Pulis siya po. See you again my next video.